Nasa linya po natin ngayon si Director Teresito Bacolcol, mga kasama ng PVOX. Director, magandang hapon po. Yes, sir, magandang hapon din po sa inyo, sir. Opo, opo. After po yung 5.9 na lindol kanina na naramdaman, pasado alas 4, may mga aftershocks na ho bang naitala, sir? Yes, may mga aftershocks, pero pinakount pa namin. Hindi pa kami nakapagbigay ng numbers. But we are expecting aftershocks. Opo, gaano kalawak o hanggang saan naramdaman itong lindol kanina, Director? Ang it was felt in Pampanga. Well, basically, ang pinakamataas na intensity was intensity 5. Opo. In Lubang, Occidental Mindoro, and in Puerto Galera, Occidental Mindoro. Intensity 4 naman sa Makati City, sa Quezon City, sa Taguig City, sa Bulacan, particularly sa Malolo City, sa Nocoayan, Ubando, and Plaridel. Intensity 4 din sa may Pampanga, particularly sa Florida Blanca, sa Batangas, in San Jose, sa Cavite, particularly sa Tagaytay City, and intensity 3 naman sa Caloocan City, sa Pasig City, sa Batangas, sa may Cuenca and Talisay, sa may Cavite, sa Bacoor, and Binal Trias, sa Rizal, in Rodriguez, Rodriguez Rizal, and intensity 3 din sa may Occidental Mindoro, particularly sa Mamburao. Opo, opo. Sa Marikina, intensity 2. Sa Bulacan, San Jose del Monte, is intensity 2 also. Sa Mevesiha, so medyo malawak din. So it was felt as intensity 2. Sa Lucban, Quezon, sa San Mateo Rizal, sa Romblon, it was felt at intensity 2. And intensity 1 naman sa may Pampanga, San Fernando, sa may San Pedro, Laguna, and sa may Mauban, Quezon. Opo, opo. Gaano kalakas po itong 5.9? 5.9 is considered as a moderate earthquake. So, hindi naman gaanong malakas po yan. Pero kung mababaw, pwedeng mag, may mga, siguro may mga crack. It just so happen na yung ano natin, yung lindol is 60 kilometers depth. So marali po yan. And yung source po nito would be Manila Trench. Okay. Director, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Ingat po parati. Mabuhay po kayo. Maraming salamat.